Hello guys, welcome back to my YouTube channel at kumusta po kayong lahat? At ngayong episode guys, nandito tayo sa may sentro ng Macau. Nandito tayo sa may Senado Square, sa may San Malo. So ipapakita ko sa inyo guys yung San Malo kung ano yung mga nagaganap na dito ngayon. Kasi may mga nagtatanong sa aking page kung pwede na robong makabalik yung mga turista. So yun yung ating pag-uusapan ngayon guys. Tara guys, samahan nyo ako. Let's go! Hello guys, welcome back. Hindi tayo ngayon sa San Malo. Kumusta po kayong lahat? So, ganito ang sitwasyon dito sa San Malo ngayon. Medyo marami na rin tao. Pero hindi katulad dati na talagang napakaraming tao, buhos ang tao dito. So, ngayon medyo bumabalik na unti-unti yung mga tao. Pero galing pa lang ng mainland China yan guys. Ito sa may malapit sa Lisboa, makikita nyo. Dati punong-puno ng tao dito sa may crossing na ito. Pero ngayon, hindi pa siya ganong karaming tao. Pero hindi katulad dati na talagang walang mga taong pumapasyal, bumibisita dito sa Macau kasi gawa ng pandemic. Pero ngayon, medyo bumabalik. So, pag-uusapan natin ngayon guys ay about sa turismo. Pagbabalik ng turismo dito sa Macau. So, ipapakita ko sa inyo yung sitwasyon ng sentro ng Macau. Nandito tayo ngayon sa may Senado Square. Ito yung fountain dito guys sa may Senado Square. Nandito tayo sa may gitna malapit sa post office. Ito yung post office. So hindi pa siya ganong kabisi yung Macau ngayon. Hindi pa ganong karami ang mga turista. Pero unti-unti nang bumabalik. Ito yung mga tindahan ng mga damit dito. Sa likod malapit sa may palengke. So, dati itong lugar na ito ay busy. Ang daming turistang namimili ng mga damit. So, ngayon, hindi na ganun kabusy. Hindi pa rin pinapayagan guys ng Macau government yung mga turista galing ng ibang bansa. So, ang pinapayagan pa lang nila ay China, Hong Kong, at saka Taiwan. Tapos, noong October 1, meron silang 41 country na pinayagang pumasok dito sa Macau. Pero kailangan pa rin ng 7 days quarantine at saka 5 days swab test. Tapos, merong 3 days sa house quarantine. So, bali 10 days. So, sa mga nagtatanong guys, kung pwede nang pumasok sa Macau, pwede nang mag-tour. So, hindi pa pwede. So, may mga nag-message sa akin sa ating page. Nagsisend ng message, nagtatanong kung pwede na raw pumasok dito sa Macau. So, hindi pa po pwede. Pero, ilalagay ko guys sa ililink ko sa description yung 41 countries na pwede nang pumasok dito sa Macau. Pero meron silang quarantine. Kapag pumayag guys yung Macau government na pwede na pumasok yung Pilipinas, mga Pilipino pwede na mag-tour. So, gagawa ulit ako ng content. Ito yung dito malapit sa puntang Roa, Dukampo. So, dati punong-puno ng tao dito. Dito kasi yung pinupuntahan ng mga turista. Itong street na to guys, dati ay tindahan ng mga street food. Ayan, maraming mga tinitindang mga pagkain dito. So, ang pinupuntahan ng mga turista galing ng China, Hong Kong, kadalasan yung mga yan ang bumibili ng mga pagkain dito. So, ngayon, kita nyo naman, hindi pa ganun ka daming tao. Matamlay pa ang turismo dito sa Macau ngayon. Pupunta tayo guys dito sa mga broken charts. Ito yung daan. Pagkagaling ka mismo dito sa Senado Square o kaya San Malo. Ito yung daan papuntang broken charts. So maraming mabibili dito mga souvenir. Mga pasalubong. Dito kadalasan nandito sila. Karamihan nandito yung mga bilihan ng pasalubong. So dati,
pag ganitong oras, punong-puno ng turista itong lugar na to. So ayan, makikita nyo, kakaunti lang yung tao. Hindi pa open ang Macau. So, ang pinapayagan pa lang nila ay 41 country. Kasama dun yung Canada, US, Japan, Australia. Pero ang Pilipinas ay hindi kasama sa pinayagan ng Macau government na mag-tour dito sa Macau. So, hindi pa open guys ang Macau para sa Philippine tourists. So ayan, ang daming souvenir dito. Mga damit, kung ano-ano, mga pagkain, katulad niyan. Koi Cake Bakery. Bilihan ng mga almond cake, mga tapa, tapang baka, tapang babol. Nalok ng mga nagbibenta, libre tikim, pagkatami kim. Libre lang yan. So, hi, Leo. Hi, Leo. Meow, meow, pare, pare. So, ayan, daming galok, binibigyan nila, libre lang yan. Libre tikim. So, ayan. So, masayam, ko sa. So, ganun pa rin, guys. Matamlay pa rin yung pintahan ng mga souvenir, mga pagkain dito sa may malapit sa Broken Charts. Pero may mga pumapasok na unti-unti nang pumapasok yung mga turista galing ng China. Yan yung Broken Charts. Although may mga taong pumupunta na. Ayan o. Hindi katulad dati. Ayan, nandito tayo ngayon guys sa my Broken Charts. Ito yung pasyalan na pinupuntahan ng mga turista dito. Ito yung landmark ng Macau. Broken Charts. Ayan, medyo maraming tao na ngayon. So dati, pag ganitong oras wala pang taong nakatambay dito. Ngayon medyo marami na. Ayan, mga taga-amin ng China yan.